Layuan mo ang anak ko. Mahal ko po ang anak niya. Iligawan ka lang ni Marco dahil sa isang pustahan. You're pathetic. Itong 50 pesos mo, ayoko na ulit makita ka. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Bakit ako makikinig sa'yo? Eh, wala ka namang pinag-aralan. Basta! Kung sino ka, bungayan ng pagtitiis ng katugo mo! Hindi pa ba siya nakikita? Napakalawak ng Pilipinas. Tutulungan kitang hanapin siya. Magsasampaw kami ng demanda labang kay Herman Cardenas. Ako ang arestuhin ninyo! Patulan niyo wala ako! Wala akong kasalanan! Tay! Tay! Kayo na nga na lang naiwan sa akin na wala pa kayo. Kahit magtiis ako nagtatrabaho sa bukit, basta't kasama ko kayo. Iningan ang kaso mo. Estapa. Estapadora lang pala eh. Sisiw. Sisiw yan! Kayo ho? Ah. Nagloko yung asawa ko. Ayun, napatay ko. Kasama yung kulasisin niya. Stapa lang yan. Maiksi lang ang sintensya mo dyan. Walang taon. Ano? Ano nangyari sa'yo? Naku, umuupo ka muna. Eh, naku, ano nangyari sa'yo? Ha? Naku, relax ka lang. Hindi mo lang mamamalayan. Lilipad na yung 8 taon mo dito. 8 lang? Well, I guess that's better than nothing. Total, pwede naman natin siyang gawa ng kaso para madagdagan ang sentensya niya. May tao ho tayo sa loob. Pwede ninyong bayaran, gagawin ho lahat ng utos ninyo. That's good. Gusto ko siya makita. Samahan mo ko. Kumusta ka na? Anong ginagawa niyo dito? Well, I heard about your plight. Pumunta ako dito to see if there is anything I can do for you. Meron. Mapapasaya ninyo ako kung tumalon na kayo sa bangin. Oh, Emily naman. Nagmamagandang loob na nga ako. Ito pa ba isa sa loob mo sa akin? Huwag nga kayong plastic. Alam kong kayo may pakana nito. Ako? Eh, ba't ako sinisisi mo? Hindi naman malalaman ng mga tao kung nasaan kami, kung hindi dahil sa inyo. Alam kong kayo ni Marco ang nag-joke sa kanila na sugurin kami ni Itay. Oh, eh di lumabas din ang totoo. Nagtago nga kayo mag-ama. Pero hindi dahil sa pera. Dahil sa inyo at kay Marco. Still, it's all your fault. Bakit? Pinilit ko ba kayo? Nakunin ang pera ng mga tao? Hindi, di ba? Kagagawan niyo lahat ito. And you have no one else to blame but yourself. Well, kung ayaw mong tanggapin ang tulong ko, di kayo pipilit. Oh. O nga pala, paglaya mo, huwag ka nang babalik sa Olivares. Marami pa rin galit sa'yo doon. At saka baka ikamatay mo pa yun. Katulad na nangyari sa ama mo. Excuse me, Emily. Hindi mo ko kaya. Madam Margaret, huwag kayo masyadong kampante. Huwag kayo masyadong magpakasaya. Dahil baka biglang dumating ang araw, mawala ang lahat ng mahalaga sa inyo. Maaari. Pero hindi ikaw yun, dear. Huwag mo nga akong ma-dear, dear. Nakakadiri ang kaplastikan mo. Itong tandaan mo, Madam Margaret. Gagawin ko ang lahat, hindi lang para pantayan ka, kundi para lampasan ka pa. At sa pag-angat kong paakyat, sisiguraduhin ko na babagsak kang bababa. At pag nakita tayo sa gitna, isasampal ko sa'yo ang limpak-limpak na salapi na aagawin ko sa'yo. Emily! Emily! Ano? Emily, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Tama!
ha? Napapansin ko, ilang araw ka nang naduduwal. Di kaya buntis ka? Oh, iha. Mukha namang okay itong loan request ng kliyente mo. Hello? Anong oras ka po umtrade, Jane? May tinatapos pa ako sa bangko eh. Siguro mamayang hapon? I love you. Bye-bye. Hello? Sir Marco, nahanap na po namin siya. Sabi ng private investigator ko, inamin mo raw na ikaw kumuha ng pera, kaya naging mabilis ang paglilitis sa'yo. Sana sinabi mo sa akin, para natulungan kita. Para magkautang ng loob ako sa'yo? Hindi na. Emily, kalimutan na natin nakaraan. Matagal na yun. Madali akong mapatawad. Salamat, ha? Bakit magalit na galit ka sa akin? Mga walang hiya kayo. Namatay ang ama ko nang dahil sa inyo. Tapos tatanungin mo ako kung bakit ako galit sa'yo. Lumayas ka dito! Emily... Hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari, Marco. Sinabi ko na sa'yo noon pa, huwag mong wawasakin ang pagtitiwala ko sa'yo dahil hindi na ulit ito mabubuo. Binigay ko ng lahat. Ang kaluluwa ko, ang katawan ko, lahat binigay ko! Pero binasura mo lang ito. Kinamumuhian kita. Mayas ka. Mga walang hiya kayo lahat. Umalis ka ngayon dito! At baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo, humaba ang sentensya ko dito! Sinabi mo sa akin noon na mahal mo ako. Totoo ba yun? Paano mo mamahalin ang isang tulad mo? Walang hanggan. Giliw ko, sadyang siya lang ang iyong mahal. Hinding-hindi mo malalaman ang tungkol sa anak ko, Marco. Wala kang karapatan sa kanya. Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko kapag kinilala pa niya ang lalaking bumuo sa kanya. Sampid ng mga walang hiya niyang pamilya. Hindi kanya mahal, Marco. Tigilan mo na to. Lahat na nangyari sa inyong dalawa ay pawang kasinungalingan lang. Kailangan mo nang tanggapin to, Marco. Huwag ka nang umasa na may pag-asa pa kayo ni Emily.
wala na si Emily sa buhay mo. Walang hanggan, maging hanggan. Marco, saan ka pa buong araw? Kanina ka pa hinihintay ni Jane. Mahal mo ako, di ba? Magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Eh, mahiyaman sila, di ba? Mapapabuti ang buhay ng anak mo kung hayaan mo silang tumulong. Hindi ko sila kailangan. Paglaya ko dito, magmamaynila ako. Ilalayo ko siya sa pamilya ng ama niya. Pag-aaralin ko siya. Magtatapos siya ng kolehiyo. Magiging doktor o abogado. Kahit na anong gusto niya. Marami akong pangarap para sa anak ko. Kakayanin mo ba? Mag-isa ka lang. Kakayanin ko. Hindi ko lang alam kung paano. Pero tutuparin ko ang lahat ng yan para sa anak ko. Hindi para yumaman. Kundi para lumaki siyang isang matatag, tapat, at mabuting tao. At sisiguraduhin ko na hindi siya aapak-apakan at aapihin ng sino man. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tita, ang buo ng desisyon ko. Si Jane ang pakakasalan ko. Mahal mo ba siya? Mabait siya. Tapat. Alam ko hindi niya ako lolokohin. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Mahal? Oo. Mahal ka si Jane. Pero hindi tulad ng pagmamahal mo kay Emily. Isang malaking kasalanan na sa amin ni Emily. Isang malaking kasinungalingan. Kinalimutan ko na siya. Dumalaw daw si Sir Marco kay Emily noong isang araw. Pero ang sabi niya, bumalik daw po si Emily sa kulungan ng masamaan loob para nag-away po ata sila ni Sir Marco. The fact na pinuntahan siya doon ni Marco is something to worry about. Engaged na si Marco kay Jane, kaya ayoko na nung may makagulo pa sa isip ni Marco. Madam Margaret, tulad ng sinabi ko sa inyo dati, may tutulong sa atin yung kakilala ko sa loob. Sila nang bahala kay Emily. Sige po, puntahan ko na ulit siya. Bakit hindi ka nag-asawa? Hindi ka ba nakita na isang mamahalin mong panghabang buhay? Meron naman. Noon pa yun, matagal na. Matalik ko siyang kaibigan. Best friend. Hindi man siya nagtatapat sa akin, pero nararamdaman ko, mahal na mahal niya ako. Minsan, ipinakilala ko siya sa isang... ipinakilala ko siya sa isang babae. Nakita ko na may gusto din yung babaeng yun sa kanya. Kaya nagparaya ako. Silang nagpakasal. Silang nag-asawa at bumuo ng pamilya. Pero tita, kung mahal mo siya, bakit ka nagparaya? Kasi mahal ko ang babaeng yun. Higit pa sa aking buhay. Ba't mo pinaglaban? Minsan naiisip ko din. Pero, hindi ko na maibabalik ang panahon. Marco, huwag kang tumulad sa akin. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo.
si Jean ang pakakasalan ko. Ay naku, Emily, pabayaan mo na yan dyan. Ako na! Tutulungan na lang kita, huwag mo nang gawin yan. Sandali lang ay, tatakot ko na itong basura. Ay! Tama na yan! Laura, pakiabot mo nga sa akin yan. Ikaw, huwag kang sisiga-siga rito, ah. So, hindi naman ako nags... Ano hindi? Aray, bakit? Hindi naman kita inaano, ah. Ah, ganon? Ha? Ah! Eh, nanyo! Ah! Hindi naman ka! Ako pinapansin nun eh. Kilala ko yung usang na yan. Hindi kanya tatantanan. Paano yun? Anong gagawin ko? Kung tirahin niya ako ulit, baka mapano ang anak ko. Emily, matagal na namin pinabalak to. Tatakas kami ni Parang. Kung gusto mo, sumama ka sa amin. Joseph, kailangan kausapin mo si Marco. Hindi siya dapat magpakasal kay Jane. Mahal niya si Jane. Hindi katulad ng pagmamahal niya kay Emily. Alam mong mali yun. Alam ko. Dahil ganun ang ginawa ko. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ba? Mahal ko si Margaret. Pero may iba akong mas mahal. Ikaw yun, Virginia. Joseph, huwag mong sabihin yan. Mga walang hiya kayo! Matagal nyo na pala ako niloloko dalawa! Margaret! Ha? Hindi ganun yun. Ano hindi? Dinig na dinig ko! Sabi mo, mahal mo ang atihin niya. Sabi mo nga sa akin, mali ba ang pagkakadinig ko? Oo. Margaret, noon yun! Hiya ka! Sa simula't simula pa, niloloko niyo na pala akong dalawa? Walang namamagitan sa amin dalawa. Tingin mo maniniwala ko? Ha? Kilala mo ako. Hindi ko gagawin yun. Akala ko kilala kita, pero nagkamali ako. Sana hindi na kita pinatira dito sa pababahay ko. Sana hindi na lang kita tinulungan. Ano? Ako tinulungan mo? Ako pa ngayon ang tinulungan mo? Naging mayordoma mo ako dito sa bahay mo. Sekretarya, kusinera, alila, katulong, yaya! Lahat yan ginawa ko. Dahil gusto ko. Dahil mahal kita. Dahil kapatid kita. Pagbaliktad-baliktarin mo, mahal! Kapatid kita, ate mo ako! Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan sa harap ko at aasta na parang donya. Oo, donya ka sa mansyon na ito. Pero huwag mong kalilimutan kung paano mo narating ang kinaroroonan mo ngayon. Kung sinong nag-aruga sa'yo nung iwan tayo ni Itay at namatay si Inay. Kung sinong tumusto sa pag-aaral mo. Hindi kita kinakalimutan, ate. Alam ko naman, utang ko sa iyo lahat. Pero imbes na isumbat mo sa akin yan, babayaran ko sa iyo lahat ng ginastos mo. Pero hindi ko papayag na maging pambayad ang asawa ko sa lahat ng ginawa mo sa akin.
kaya niya? Saan ka pupunta? Nag-away kayo ng mama. Ayusin ko ito. Wag. Wag na. Mas mabuti na ang ganito. Kasi pag tumagal pa ako eh, baka tuluyang masira ang relasyon naming magkapatid. Pero tita, saan ka pupunta? Ha? Sasamahan kita. Wag na. Tita, hayaan mong sabahan kita. Ihatid kita kung saan ka pupunta para alam ko, dadalawin kita hanggat kaya ko. Tita, ayoko mawala ka na tuluyan. Hindi. Hindi, Marco. Hindi ako mawawala ng tuluyan. Aalis na si Virginia. Hindi mo ba siya pipigilan? Pagkatapos na nalaman ko, sa tingin mo, papayag pa ako na tumira kayo sa isang bahay? Margaret, wala kaming ginagawang masama. Kung talagang wala, bakit kailangan ilihim ninyo na nagmamahalan kayong dalawa? Kaya pala lagi kayo nag-uusap. Masyado kayong close sa isa't isa. Matagal na kaming close. Margaret, baka nakakalimutan mo. Best friend ko na si Virginia. Bago pa tayo nagkakilala. Ganong katagal na aming pagkakaibigan. At ganon katagal na rin kayo nagmamahalan. Minahal ko si Virginia. Pero hindi niya ako mahal. Kaya ako na lang ang pinakasalan mo. Ganon. Hindi ganon yun. Una kong minahal si Virginia. Pero nung nakilala kita, minahal din kita. Ikaw ang ina ng anak ko. Ikaw nagbuo ng mga pangarap ko. Ng pamilya ko. Joseph, hindi mo ako iiwan. Hindi, Margaret. Hindi kita iiwan. Maraming pagkakamali si Margaret. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero gagawin kong lahat para maituwid lahat ng mali niyang pag-akala. Marco, alagaan mo mabuti ang iyong mama. Huwag mo sanang pababayaan ang aking kapatid. Apo, tita. Pangako ko yan. Saan nagpababa ang ate Henia? Ang gusto ko sana sa bayan lang siya. Pero nagpupumilit siya na lumabas ng Olivares. Mahirap na rin, baka magkita raw kayo sa bayan lalo pa magkagulo. Mama, hindi na ba talaga kayo mag-aayos? Hindi ako ang mali dito, anak. Alam kong malapit ka sa ate Henia. Pero please, kahit ngayon lang, ako naman ang paniwalaan mo. Ako naman ang kampihan mo. Emily?
Alam mo ba, anak? Lahat ng inimbita natin dumating. And I'm so happy. Si Ate Henya kaya darating? Ma'am, ako mismo nagbigay ng invitation sa kanya. Sabi niya, susubukan daw niya dumating. Ayan na pala siya, no? Tinatanggap mo ba maging kaisang dibdib si Marco Montenegro at maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay? At sa hirap man o ginhawa, at sa sakit man o kalusugan, siya'y iyong mamahalin ayon sa sagradong utos ng Panginoon. Opo, Padre. At ikaw, Marco Montenegro, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Jane Bonifacio at maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay? At sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, siya'y iyong mamahalin. Marco. Padre. Apo. I now pronounce you husband and wife. Mrs. Lalaki anak niyo. Hindi ako nananaginip. Totoo naman ako. Oo. Nasaan ang anak ko? Mrs., ikinalulungkot ko. Patay yung bata. Narinig ko ang iyak niya. Siya! Ibigay mo siya sa akin! Nasaan ang anak ko? Mrs., nabuhay ng ilang minuto. Pero mahina yung bata, Biglang tumigil sa paghinga. Premature, Nasaan siya? Nasaan naman ako? Thank you.
To the bride and groom, Marco and Jay, ang aking dasal para sa inyo ay manatili ang inyong matatag na pagsasama na punong-puno ng pagmamahal at kaligayahan. At sana magkaroon kayo ng madaming-madaming anak. Simula! Kumusta, Mama? Okay lang ba siya? Sabi niya, okay lang daw siya. Pero, don't worry, son. This is your wedding day, so enjoy it. Come on. Sige na. Thank you, everyone, for joining us on our special day. To my husband, my love, Marco, I promise to be your partner in every way. Sa negosyo at sa tahanan. Walang hangganan ang pag-ibig ko sa'yo. To my beautiful wife, Jane, naniniwala ako na magiging matatag ating pagsasama. Walang sino man ang makakabali ng ating pagsasama na silampaan natin sa harap ng Diyos. Itataguyod ko ang pamilya natin. Bibigyan kita ng anak na mamahalin natin ng lubos. At ako ang magiging katuwang mo sa lahat. Magiging mabuting asawa ako sa'yo at paliligayahan kita hanggang sa huli kong hininga. Buti naman at dumating ka. Kung hindi ka pa sinunduan ni Marco, siguro hindi ka pupunta rito. Bahala kita talagang dalawin. Kaya lang, meron akong hindi maiwan sa bahay eh. Akala ko kasi best friend mo ako. Oo naman. Best friend kita. Parang hindi naman. Sabi mo sa akin, hindi mo ako tatalikuran. Walang iwanan. Hanggang sa huli. Di ba nandito ako ngayon? Ito na siguro ang huling istasyon ng biyahe ko. Ikaw, Verena, masaya ka ba? Oo naman, masaya ako. Naging mabuti sa akin ang Diyos.
wala na akong mahihingi pa. Ikaw. Wala akong pinagsisisihan sa buhay ko. Kung minsan, naiisip ko lang, sana iba ang pinili ko. Huwag mong sabihin yan. Hindi mabuti para sa'yo at para sa akin. Mahal mo ang kapatid ko. Oo. Mahal ko siya. Pero may iba pa akong mahal. Hindi ba? Mas mabuti ganito, magkaibigan tayo. Mas matibay ang ating ugnayan. Akala ko, tinapon mo na ito. Ilang ulit kong sinubukan. Hindi ko kaya. Salamat, Virginia. Salamat. Di ka na lumuhagiliw at kung sadyang siya lang andito ng pare. Asahan mong ako habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay titira? Pating lupaig yon, atin lahat yon. Siguro kayo yung mga bagong lipat, no? Gandang araw ho, Marco Montenegro, William Alcantara. Jonathan, sa mga pakiramdam mo? Avian flu ang tawag nila dito. Maigi din po na ilayo niyo muna iba niyong mga anak. Si Jonathan, wala na siya, Katerina. Maayos po ang pagpapalaki mo sa kanya. Kailangan namin ng kusinera at mag-aalaga sa mga anak ko. Pwede ko po kayong alokin ng trabaho. Ang laki ng kinuha mo sa akin. Babalikan ko kayo at sisingilin ko kayong lahat. Pwede ba kitang tawaging Onat? Kung gusto mo, tawagin mo din akong Ninay, ha? Sige po!